Your children, talk about them all the time, whether you're at home or walking along the road or going to bed at night or getting up in the morning. Tinuturo po rito, kasi po sa Old Testament, ang Hudyo, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, bata pa lang, tinuturoan na nila talaga yung mga anak nila, pero may memorize nila yun eh. Yan ang tinatawag na Pentateuch Book, Book of Moses. Eh, ngayon, sabi niya, dapat ganun din po tayo pagka po tayo eh, nasa bahay. So, ang pagtuturo ay sa bahay, dahil yan ang malaking oras kasama natin. Talk about them all the time. So, pagkasama mo, pag namamasal kayo, at pagka kayo ay naglalakad, nahihiga, so, sa bahay, sa labas, ay kailangan meron tayong pagtuturo. Spend time with them. May tapanahon tayo sa kanya. So ang meaning ng time sa mga magulang sa anak, time, ang ibig sabihin po nun ay love. So if you have no time, you have no love. Kaya pagka nagbibigay ka ng time, nagbibigay ka ng pagmamahal sa iyong mga anak. Okay? And number 6, listen to them. Proverbs 18 verse 13, listen before you answer. So kasi darating din yung time na malimbawa, hindi lang man nating date yan, na yan ay magiging tatay din o magiging magmamature yan, magpipinata. So makaka-experience din yan ng mga problem, trial sa buhay. So ngayon, dapat matuto rin tayong makinig. Hindi lang tayong nagsasalita kasi magulang tayo. So if you don't, you are being stupid and is insulting. Listen, matuto. Sabi ng James 1:16, my dear friends, you should be quick to listen and slow to speak or to get angry. Kasi may mga taong mabilis daw kung magalit. Dapat ho, maging mabilis tayo na makinig. Be quick to listen and sa ibang translation, slow to become angry. Mabagal magalit pero mabilis tayong makinig. Yeah. And last, provide their need. Sabi po dyan, 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relative and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So yan po, verse 7, dapat po mga magulang, talagang tayo po ay may responsibility to provide their needs. Sabi po, 1 Timothy chapter 5, verse 8. Kasi po, especially doon sa iyong kapamilya, sa anak mo, asawa mo, pamilya mo. Kasi pagkaroon may faith ka at hindi mo ginawa iyon, worse pa tayo sa mga hindi mananampalataya. So, kaya po, yan po ang paalala sa atin ng Bible. Pitong bagay na dapat nating tandaan. Number one, be parents more than their friend. Number two, be a good example. Number three, train your child to be godly. Number four, discipline your children. And number five, spend time with them. Number six, listen to them. And number seven, provide their needs. So tayo po lahat ay tumayo.